gusto natin malaman kung ano ang pag-ibig. Maraming sa FB lang kanina ako na rinig ko na mayroong nabibigo sa pag-ibig. Wala po nabibigo sa pag-ibig kasi ikaw mismo yung inutusan ng Diyos umibig. Na kung hindi marunong mag-appreciate yung tao doon sa pag-ibig na ibinigay mo, siya ang mawawala, hindi ikaw. Di ba? Inibig mo siya, hindi ka niya inibig. O sino na dito, nawala. Siya ang nawalan. Kaya walang bigo sa pag-ibig. Kung ikaw marunong umibig, hindi ka bigo. Ang bigo yung hindi marunong tumanggap ng pag-ibig. Siya ang mawawala, hindi ikaw. Kasi ang pag-ibig, ang sabi, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siya katuparan ng kapulusan. Meron ka pag-ibig, ang laging nasa isip mo, ano, yung para sa ikaw mabuti ng iyong kapwa. Mabibigo ka ba ron? Wala eh. Kaya walang pag-ibig. Walang bigong pag-ibig. Yung sinasabi ng bigong pag-ibig, kasi iba yung pag-ibig na nasa puso nila. No? Ang sarili po yun. Gusto mo makamit, hindi mo makamit, inis na inis ka. Bigo ka nga. Di ba? Pero yung pag-ibig na sinasabi ng Biblia, hindi po, wala pong kinalaman doon. Ang pag-ibig po ay kautusan ng Diyos na dapat mong gawin sa iyong kapwa. Ang pag-ibig ay yung paggawa ng mga bagay sa ikabubuti ng iyong kapwa at sa hindi niya ikasasama. Kaya nga, ang banal na kasulatan mismo ang nag-define ng pag-ibig. Ayan, binabasa natin, di ba? For God so loved the world. May pag-ibig po doon ang Diyos. Saan? Doon sa mga makasalanan tao sa mundo. Binigyan niya na ng regalo. Ano? Yung ating Panginoon sa Kristo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Only begotten Son. Wala na siya ibang Son. Pero dahil sa pag-ibig niya sa mundo, ibinigay niya yung kaisa-isa niya, ano, anak. Dahil yung pag-ibig, handa mong isakripisyo kahit na yung mga bagay na mahalaga sa'yo, sa ikabubuti lamang ng kapwa mo. Kaya mismo ang ating Panginoong Kristo mismo, ang si Apostol Pablo po, no? Dito sa kanyang sulat sa 1 Corinthians chapter 13, no? Binigyan niya ng definition yung pag-ibig. At ang sabi, ang pag-ibig ay no, mapahinugod. Ang pag-ibig ay no, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. No? Hindi siya inggitin. No? Kaya rin sinasabi, may pag-ibig ka tapos mainggitin ka na o envious or jealous, hindi pag-ibig po yun. Okay? At sabi nyo, ang pag-ibig ay hindi nananaghili, ang pag-ibig, pansinin po natin lahat ito may kinalaman sa trato mo sa iyong kapwa. Okay? Ang pag-ibig, anong sabi mo, ay hindi nagmamapuri. O, trato mo yun sa iyong kapwa. Ang pag-ibig, hindi mapagpalalo. Ang pag-ibig hindi nag-uugali ng mahalay. Ang pag-ibig hindi naghahanap ng kanyang sarili. Ba? Eh, ginawa kita nito, kailangan may kapali. No, kaya nga merong, ang pag-ibig ay unconditional. No, wala yung kapali. Hindi ka hihingi ng kapali. Masaya kang ginagawa ito dahil mahal mo ang tao. Okay? Hindi nag-uugaling mahalay, hindi naghahanap ng kanyang sarili, hindi nayayamot. No, hindi siya na napapansin niya yung pag-ibig niya sa inyong anak. Di ba? Kahit na pinubuyan ko sa gabi. No, andun ka pa rin. Binibigay mo sa kanya yung pangangailangan. Nagwewe, palitan mo ng diaper. Di ba? Gagalit ka ba? Tinatapon mo ba siya? Di ba? Di ba? Andun yung ano mo, yung patience mo sa kanya. Di ba? Yun ang pag-ibig. No, kapag yun yung kung ano yung nararamdaman mo sa sanggol, kung bakit mo siya inaaruga, dapat ganun sa lahat. Para hindi ka magkakaroon sa nasabing kabiguan tungkol sa pag-ibig. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi naharap ang kanyang sarili, hindi nayaya mo, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalituan. Nakita niyo puro trato ito ng tao sa kapwa niya tao, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yun po yung definition ng pag-ibig sa Biblia. At yun po yung dapat mapunta sa atin na pag-ibig. At yun yung pag-ibig ng mga taga-Tesalonica. Natatanda niyo, pinag-aralan natin sa Tesalonica.
ako'y mga bagong iglesia pa lamang, kapapanganak pa lamang iglesia, wala pang isang taon. Ang iglesia ito ay isang iglesia mahirap. Na? Wala nga silang kakayahang suportahan yung kanilang preacher. Wala silang kakayahang swelduhan yung preacher nila. Si Apostol Pablo, nakakumukuha ba ng kanyang suporta galing sa Pilipos? Pero dahil sa pag-ibig ng mga tao ito, ano, nakuha nilang mag-abuloy sa nangangailangan sa Jerusalem. Yun yung pag-ibig. Ipinipilit pa nila yung kanilang sarili. Hindi sila inaasahan ni Apostol Pablo, pero sila mismo nagpumilit na, ano, meron naman kami tabi. Bibigay namin sa aming, ano, sa aming mga kapatid. Yung po yung tinatawag na pag-ibig. Hindi mo tinitingnan yung sarili. Ang tinitingnan mo, yung isa ikabubuti ng iyong kapwa. At yun ang meron yung mga, ano, mga taga-Tesalonica. Meron silang pananampalataya, meron silang pag-asa, meron silang, ano, pag-ibig.